pananagutan ang kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagusbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Ang pag-ibig ay sadyang masalimuot at walang sino mang nakatitiyak na magiging kapalaran. Dapat lamang ihanda ang ating sarili sa gagawing pakikipagsapalaran. Mapalad tayo kung sakaling matapat at malinis ang uri ng damdamin na sa atin ay inilalaan. Dahil sadyang mahirap maghanap ng tunay at wagas na pagmamahal. Magandang umaga po mga giliw naming tagisubaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula sa Kalumpit, Bulacan. I listen to before. Ah! Diyos ko! Ano gagawin ko? Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Ma'am Celeste! Celine! Sister Hector! Ay! Oh, tulong! Ay, 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 Sister Hector! Guy! 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 Celeste! Bakit po, ma'am? Ay! Sister Hector! Celine! Yes! Iligtas mo mga anak ko! Ramdam mo. Tumawag kayo ng doktor. Ako na po tatawag ng doktor, Ma'am Celeste. Sir Hector, ito na po yung agahan nyo. Baksilog at mainit na brewed coffee. Pakilapag na lang dyan sa table. Ito na po, sir. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin nyo lang po ako. Nasabi sa akin ni Celine, ikaw yung nakakita sa akin kagabi. Nung muntik na akong malunod sa pool. Opo, buti na lang at nakita ko po kayo kaagad. Kung hindi pala eh, baka nawala na ng anak si Ma'am Celeste. Sir? Tanong ko lang po. Aksidente po ba yung nangyari kagabi o ano? Bakit? Mukha ba ako nag-visite? Aksidente yung nangyari. Nawala ng control yung wheelchair ko. Tumiretso ako sa pool. Buti na lang nabuhay pa ako. Ganun po ba? Anyway, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Sorry dun sa mga inasal ko nung nakaraang araw. Okay lang po yan, sir. Kasalanan ko naman po kasi. Kaya po kayo nagalit. Pero hindi kita dapat pinagsasalita anong masasakit.
promise ko sa'yo, hindi na ako magsusungit. Hector? Hector? Pwede ba kitang makausap? Opo, ma. Tuloy kayo. Bukas yan. Oh. Kumusta ka na? Masyado ako nag-alala sa nangyari sa'yo kagabi. Anak, tapatin mo nga ako. Aksidente ba talaga yon o sinadya mo? Ma, kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam ko, nasasaktan ka sa nangyari sa relasyon niyo ni Diana. Usap-usapan ng mga amiga ko yung engagement ng ex-girlfriend mo sa lalaking ipinalit sa iyo. Alam ko, mahal mo pa rin si Diana hanggang ngayon. So, ano ko, nagtangka ka bang magpakamatay? Opo, ma. Sinadya ko yun. Bakit mo naman ginawa yun? Paano ko natuluyan ka? Paano na lang ako? Kami na nagmamahal sa'yo. Sasayangin mo lang ang buhay mo na dahil lamang sa isang babae. Mahal ko po si Diana, ma. Oo, naiintindihan ko, anak. Pero hindi dahilan yon para magpakamatay ka na dahil lamang sa kanya. Maawa ka naman sa sarili mo. Marami ka pang magagawa. Marami ka pang makikilala. Hindi lang si Diana ang bubuo ng iyong mundo. Ma. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mo nang ulitin yun. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, anak. Sorry po. Sorry po, ma. Pangako. Hindi ko na po ulitin yun. Mr. Romantiko. Anak, hindi ka ba papasok ngayon sa printing house? Wala po akong ganang umalis ng bahay, ma. At saka, biniling ko na kay Emily ang mga dapat gawin sa printing house. Anak, may problema ka ba? Bakit ganun, ma? Lahat ng mga babaeng minamahal ko, iniiwan ako. Dahil ba sa itsura ko? Dahil ba sa kapansanan ko, kaya mukha akong walang silbi sa kanila? Si Diana na naman ba? Mahal na mahal ko siya. Nung kami pa, inayaan ko siyang makipag-cool off sa akin sa pag-aakalang babalik pa siya. Pero iiwan pala niya ako para sa ibang lalaki. Ako naman itong si tanga, umasa pa rin. Hanggang sa nakita ko na lang na ikakasal na siya doon sa lalaki pinalit niya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin noon, anak. Ay, hindi kayo nakatadhana para sa isa't isa. Huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa kanya dahil merong ibang babae na kalaan para sa'yo. Sa totoo lang, ma, parang ayoko lang magmahal. Anak naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Sina Grace, Lisa, Marian, na pinaglaanan ko ng pagmamahal pero tinanggihan ako. At ito ko si Diana. Iniwan naman ako dahil ganito kalakaya ko. Ewan ko pa kung bakit ginawa sa akin ito ng Diyos, ma. Siguro kung hindi ako ganito, hindi ko mararanasan itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Anak, kasalanan ito ni Maring.
Dahil sa kanya kaya nangyayari sa akin ito. Sinira niya ang buhay ko! Hector! Si Preston, ano po yung mga gamot ni Sir Hector? Sige, pakipatong na lamang dito sa mesa. Ito na po. Sige po, babalik na po ako sa kusina. Ito, tama na. Huwag mo nang sasihin pa si Maring. Matuto kang patawarin siya. Makikita mo rin na babaeng mamahalin ka kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Maghintay ka lang, anak. At darating din yan. In God's perfect time. Ako, yung sakit na nararamdaman niya. Parang tinutulog ang puso ko nung makita ko siyang umiiyak ng ganun. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko ginawa yun, siguro masaya si Sir Hector sa buhay niya ngayon. Kaya malabong mapatahot pa niya ako. Maris? Ay, sir? Kayo pala? Umiiyak ka pa? Wala po to, sir. Huwag niyo po akong alalahanin. Mukhang marami kang nilalapan, ha? Bakit hindi ka humingi ng tulong kina Melay at Jane? Ay, kaya ko na po itong mag-isa, sir. May ipuutos po ba kayo sa akin? Wala naman. Maris, kung hindi nakaka-istorbo sa paglalabang mo, gusto sana kitang makausap kahit sandali. Sige po, sir. Tanong ko lang, ano ba ang tingin niyo sa akin? Ano ba yung kapintasan na na-obserba niyo sa akin? Sa physical nature ako. Wala naman po ako masasabi. Guwapo naman po kayo. Nambola ka pa. Totoo, sir. Hindi po ako nambobola sa inyo. May isa pa akong tanong. Kung sakaling mag-aasawa ka, gugustuhin mo bang mag-asawa ng isang lalaking putulang paa at naka-wheelchair? Kung mahal niya ako at mahal ko siya, wala po sa akin kung putulang paa niya o hindi. Sa pag-ibig naman, walang pinipiling hitsura o kalagayan. Kung mahal mo siya, handa mo siyang panindigan. Sana ganyan ang pananaw ni Diana. Bakit, sir? Iniwan po ba niya kayo dahil sa ganyan ang kalagayan ninyo? Sad to say, pero oo. Kahit hindi niya sabihin ang diretso sa akin, nararamdaman ko sa mga kilos niya. Anyway, thanks for your time, Maris. Wala po yun, sir. Hindi bala. From now on, susubukin kong baguhin ang ugali at pakikitungo ko sa lahat. Mr. Romantiko. Maris, napapansin mo ba si Sir Hector? Mukhang bumabait, ha? Oo, pansin ko nga. Siguro. Na-realize na hindi na makakabuti sa imahe niya yung pagsusungit. Naniniwala naman ako na mabuting tao si Sir Hector. Ganun lang ang naging ugali niya dati kasi problemado siya sa pag-ibig. Sana tuloy-tuloy na yung pagiging mabait niya, no? Sana. Maris. Ay! Sir Hector!
Sir Hector, kayo pala. May pumutos po ba kayo? Wala naman. Ibibigay ko lang ito sa inyo. Ay, ano po yan, sir? Tig isang box kayo ng cake. Isang Black Forest at dulce de leche cake. Binili ko talaga yan para sa inyo. Ay, naku talaga wow. Po, sir. Ako naman. Salamat po, sir. Oy, Maris, akin yung Black Forest, ha? Oh, sige ho. Salamat po, Sir Hector. Salamat po. You're welcome. Nandito ka lang pala sa garden natin. Ma, kayo pala. Sino naman kaya nagpapasaya sa uni ko, iho ko? Kayo talaga, ma. Iniintriga niyo pa ako. For 15 years. Ngayon lamang kita nakitang nasaya. Mm-hmm. Kung sino man yung nagpapasaya sa'yo, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Masaya lang ako, ma, kasi... Unti-unti ko nang nalalatgo si Diana. Good. At saka, mas masaya pala kapag marami kang kaibigan. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagiging masaya. At saka, ma, may aaminin ako sa'yo. Hmm. Ano yun? May babaeng nagpapasaya sa akin ngayon. Sino ba siya? Wala, ma. Secret. Ikaw talaga, oo. Pero anak, masaya ako para sa'yo. Karapatan mo magmahal at mahalin kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta palagi mong tatandaan, kung talagang mahal ka niya, tatanggapin ka niya anuman ang kalagayan mo. Mister Romantiko. I can't remember when. Maris. Maris, anak ko. Ma. Ma. Saan ako? Ako, Diyos ko. Mabuti nagkamalay ka na, anak. Nasa ospital ka. Sabi ng doktor, nagtamo ka raw ng minor fracture sa buto mo sa paa. Kaya naman simento pansamantala. Pero gagaling ka din daw. Makakalakad ka pa. Aling Edna? Ah. Maris? Kayo pa lang, Mang Celeste. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo na Hector. Maraming salamat. Iniligtas mo ang aking anak. Wala po yun, ma'am. Kumusta na po si Hector? Huwag kang mag-alala. Ayos na ang anak ko. Pumunta nga pala ako rito para mag-abot ng tulong sa inyo. Eto, tanggapin nyo. Huwag nyo na rin alalahanin ng hospital bills. Ako na magbabayad nun. Salamat po, Ma'am Celeste. Alam mo ba, Maris? Sobrang nag-aalala sa'yo si Hector. Kung tutusin, gusto kanyang puntahan dito. Pero ako na nagpumilit sa kanya na magpahinga. Nagtamon din kasi siya ng mga gasgas at konting bali sa katawan. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. At ligtas kayong pareho. Hector, bakit hindi ka pa pumasok sa loob ng ward? Puntahan mo na si Maris. Mamaya lang lalabas na siya ng ospital. Ma? Bakit? May problema ba kayong dalawa? Si Maris at si Maring, iisa. Ha? Siya ang dahilan ng pagkakaputol ng isang paa ko. Siya ang dahilan kaya ilang taon akong nabuhay ng puno ng insecurities at panghihinay. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang,
Nagahalo pong emosyong nararamdaman ko. May pagkakataong galit ang nararamdaman ko. Pero, may iba pa akong nararamdaman na hindi ko mapigilan. Suriin mong mabuti ang nararamdaman mo. Alamin mo kung ano sa mga emosyong nararamdaman mo ang nangingibabaw. Kung yun ba ay galit o pagpapatawad. Pero anak, kung ako ang tatanungin mo, mas pipiliin kong magpatawad. Ma? Oo. Oo, anak. Ilang taong kang nagdusa sa kalagayan mo. Pero binigyan ka naman ng Diyos ang pagkakataong nakabangon at patunayan sa iyong sarili na hindi ka useless. O, ayan. Binigyan ka niya ng successful na negosyo. At saka marami pa rin ang nagmamahal sa iyo. Bukod sa tingin ko naman, pinagsisisihan ni Maris yung ginawa niya sa iyo noon. Hindi ba dapat maging rason yun para magpatawad ka na? Mahal ko si Maris pa. Pinaglaro ako ng tatana, ma. Umibig ako sa taong matagal kong kinabuhian. Kaya nga, dapat mo na siyang patawarin, anak. Sabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Hector, ilang taong kang nabuhay sa kalungkutan. Kaya panahon na para sumaya ka naman. Kung mahal mo ang isang tao, matututunan mo siyang patawarin anuman ang nagawa niyang kasalanan sa iyo. Mr. Romantiko. Oh, narito na tayo, anak, sa bahay. Nakabalik ka na rin. Ma, na-miss ko po ang bahay. Sa loob kasi ng dalawang buwang pagtatrabaho ko kina Ma'am Celeste, tuwing Linggo lang ako nakaka-uwi. Pero huwag kayong mag-alala. Maghahanap po ulit ako ng trabaho para makatulong ulit ako sa inyo. Huwag ka nang malulungkot, ha? Kung ano man ang nangyari sa'yo doon kina Ma'am Celeste, kalimutan mo na lang yon. Magsimula ka uli ng panibagong buhay. Opo, Ma. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa phone ko. Sasagutin ko lang po. Oh, sige, anak. Punta muna ako sa kusina para makapagluto na ako ng tanghalian na. Hello? Oh, Noy, napatawag ka. Maris, gusto lang namin mamumusta ni Manang Siling. Eto, nandito siya sa tabi ko. Hello, Maris. Kamusta ka na? Manang, ayos lang ako. Kakauwi ko lang galing ng ospital. Eh, hindi ako komportable dito sa semento, sa paat binti ko. Angkat eh. Talagang ganyan. Pero gagaling din yan. Eh kayo, kumusta na kayo dyan? Ay, ganun pa rin. Maraming trabaho. Ay, siya nga pala. Kumusta na si Sir Hector? Ayun, malungkot pa rin. Yung negosyo nga niya, pinaasikaso nga muna doon sa kanyang pinsan. At saka parang narinig ko si Ma'am Celeste na magbabakasyon daw muna sa Amerika si Sir Hector. Ganun ba? Ay, Maris, may sasabihin pala uli sa iyo si Noy. Eto. Hello, Maris. Siya nga pala, anong trabahong papasukin mo pag magaling ka na? Kahit ano, basta kaya ko magiging trabaho. Ay, tama. May sinabi sa akin yung pinsan kong head ng HR sa isang ink factory sa kabilang bayan. Eh, sabi niya sa akin, marami daw matatapos ng kontrata sa susunod na buwan. Eh, pinag-a-apply nga niya ako eh. Gusto mong mag-apply ka rin? Kapag nagkataon sa inventory ka ilalagay, ano, interesado ka ba? Ay, oo naman! Interesado ako! O, di bali, matanggal lang itong semento sa bintit pa ako, sasama ako sa'yo na mag-apply dyan! Thank you.
Maris. Kamusta naman ang bago mong trabaho? Eto, ayos lang. Pagod lang ng konti. Kasi maraming dumating kanina na stocks ng ink. Kailangan bilangin eh. Eh, ganyan talaga pag unang araw sa trabaho. Ako nga rin, medyo pagod na eh. Nakita mo naman kanina, ang dami kong binuhat ang mga karton. Kaya natin to. Nga pala, sabaling na tayong manangalian mamaya ah. Oo naman. Ay! Ay! Maris! Maris! Ang boss natin, si Sir Myung. Ha? Kasama niya, ay... Sir Hector? Sir Hector. Kalakad ka na? Prosthetic lang ito. Anyway, long time no si Maris. Dito na pala kayo nagtatrabaho ni Noy. Kinala mo na sila? Oo, Myung. Part sila ng household namin dati. Masisipag ang mga yan. By the way, Maris, Noy. Sir. Si Hector Saavedra, ang best friend ko. At isa sa malalaki nating kliyente. Tayong supplier ng inks sa printing house nila. Ganun po ba? Salamat kung ganun, Sir Hector. Makakaasa kayo na best quality ang mga inks namin. I know. Maris? Sir? Anong oras pa lang out mo? 5 p.m. po. Bakit po? Well... See you later at 5. Maris, naka-out na ako. Tara, sabay na tayo. Mauna ka na, Noy. Ha? May hihintayin pa kasi ako. Ay, oo nga pala. Makikipagkita ka kay Sir Hector. O sige, bye. Bye, Noy. Saan na kaya si Sir Hector? Maris? Ay, sir! Nakakapanibago. Kasi nakakatayo at nakakalakad na kayo. Sa stage ko pa ipinagawa itong prosthetic leg ko. Kaya hindi siya tulog robot kapag naglalakad ako. So... Can I invite you for dinner? Oo naman po, sir. Maris, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Aha. Ayos lang ako, Sir Hector. Hector na lang. Wala lang, sir. Nakakaasiwa ka ba na baka iniisip mo kung galit pa ako sa'yo? Alam kong galit na galit ka sa'kin. Sinusumpa mo na nakilala mo pa ako. Kasi kung di dahil sa'kin, sana normal na ang buhay mo. Nung una, nasa isip ko noon, hindi naging normal ang buhay ko dahil sa aksidente nga. Pero mali ako. Dahil kaya ko namang mabuhay ng normal. Pero ako lang mismong umayaw. For 15 years, pinairal ko ang galit at insecurity sa buhay ko. Kung naging miserable man ang buhay ko noon, kasalanan ko yun. At saka in the first place, hindi mo naman ako itutulak sa kalsada kung hindi kita tinutukso noon. Hector. Nung gabing inamin mo sa akin ang totoo at umiyak ka sa harapan ko, agad kong narealize sa mga pagkakamali ko. Eh, hindi ko dapat sinaktan ang loob mo. I'm sorry. Kung sinisi kita sa loob ng mahabang panahon. Pinapatawad na kita, Hector. At masaya rin ako. At pinatawad mo na rin ako sa kasalanan ko sa'yo. Magsimula ulit tayo bilang magkaibigan. Mr. Romantiko. Hector, napapansin ko,
Madalas kang nandito sa warehouse namin. May inaabangan ka ba rito? Oo, Myung. Si Maris, yung sa inventory department. May gusto ka sa kanya, no? Kung sa bagay, magpapakahiram ka ba naman pumunta dito araw-araw kung wala kang gusto sa kanya? Matagal na ako may gusto sa kanya. Kahit na nung nagtatrabaho pa lang sa sapat. From a sophisticated Diana to a simple woman like Maris. Pero between the two, mas gusto ng mga lalaki ang katulad ni Maris dahil feeling secured sila. No wonder, pare. May mga nababalitaan akong nanliligaw doon sa kanya dito sa loob. Ilan sila? Siguro mga lima. Pero yung apat, ang balita ko, blasted agad ni Maris. Sino yung isa? Si Noy. Yung sa delivery department. Napapansin ko, very close sila ni Maris. Lagi sila magkasama sa lunch at merienda. Madalas nga rin, pag wala ka, si Noy naghahatid kay Maris sa bahay nito. Talaga? Oh. Mukhang nagseselos ka na dyan, ha? Ay, malay natin, baka friends pa lang sila. Pero payo ko sa'yo, bro. Kung may gusto ka talaga sa kanya, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ligawan mo na, hindi yung panay-paramdam ka lang. Nandito tayo sa tapat ng bahay niyo. Salamat, Hanoy. Nag-abala ka pang ihatid ako sa bahay ko kahit na malayo pa yung sa inyo. Malayon. Mas natang mahalig ka lang sa akin eh. Mas siguro kong ligtas ka. May tatanong pala ako sa iyo kung okay lang. Ano ba yon? Si Sir Hector ba ang liligaw sa iyo? Ang totoo niyan, nagtatapat na siya ng pag-ibig sa akin dati. Pero hindi pa siya formal na naliligaw sa akin. May bala ka bang sagutin siya? Hindi ko pa masasagot yan sa ngayon. Maris, nabalitaan mo ba yung usap-usapan sa warehouse na nililigawan daw kita? Bala ko sanang totohanin eh. Ha? May gusto ko sa iyo. Ang totoo niyan, matagal na itong nararamdaman ko para sa iyo. Sana hayaan mong ipakita at iparamdam ko sa iyo na seryoso ko at malinis ang intensyon ko sa iyo. Maris? Thor! Mister Romantiko. I can't remember when. Hector, sorry ha, kung pinaghintay kita. Okay lang. Pinauna ko muna si Noy para walang mistorbo sa atin. Naliligaw pa sa'yo yun? Nagtapat na siya sa akin ng intensyong manligaw. Maris, please, huwag mo siyang sagutin. Mahal kita. Victor? Matagal ko nung sinabi yun sa'yo, diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabagong pagmamahal ko sa'yo. Nang dahil sa pag-ibig ko sa iyo, binago nito ang pagkatao ko. Tinanggal nito ang lahat ng galit at insecurity sa puso't isipan ko. Dahil sa pag-ibig ko sa iyo, natuto ko magpatawad at tanggapin ang mga pagkakamali ko. Maris, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. I need you. Kasi mahal kita. Hector, sana bigyan mo ako ng panahon para pag-isipan kong lahat. Nakahanda naman akong maghintay. Ang mahalaga, malaman mo lang na mahal kita at malinis ang intention ko sa'yo. Maris, tahimik ka anak. May problema ka ba? Ma, wala naman po akong problema. May iniisip lang po ako. Masugid mong manliligaw si Noy, ha? Oo nga po eh. Mag-iisang buwan na rin po siyang nanliligaw sa akin. Mukhang gusto mo siya. Tama ba ako? Opo, ma. Kung ganun, paano na si Hector?
Alam ko mahal ka rin ng tao. Ikaw, ano ba nararamdaman mo? Sino ang mas matimbang sa'yo? Sa totoo lang po, naguguluhan ako. Mahal ko po si Noy. Pero mayroong espesyal na puwang sa puso ko si Hector. Piliin mo kung sino talaga nilalaman ang puso mo. Yung isa, huwag mo nang paasahin. Alam mong masakit ang pinaasa. Anak, pag-isipan mong mabuti ang gagawin mong desisyon. Maris? Hector, may sagot na ako sa panliligaw mo sa akin. Kung ganun, anong sagot po? Hector, sorry. Oh. Ganun ba? Pwede kong malaman kung bakit? Si Noy ba? Siya bang sinagot po? Matagal kong pinag-isipan ito. Sinuri kong maigi ang mga nararamdaman ko. Oo. May special akong nararamdaman para sa'yo. Pero hindi siya pagmamahal ng katulad ng nararamdaman ko kay Noy. Ayokong masaktan ang kalooban mo. Pero kailangan mong malaman na ang totoo. Ayokong paasahin ka sa wala. Maris. Hector, huwag ka sana magalit sa akin. No. No, hindi ako nagagalit sa'yo. Una sa lahat, karapatan mong pumili kung sinong gusto mong mahalin at makasama. Kaya bakit ako magagalit to? Hindi bali. Makikita mo rin ang babaeng nakatakda para sa'yo. At salamat sa pangunawa mo, Hector. Hindi mo man ako pinili. Angad ko pa rin ang kaligayahan mo. Siguro, magiging masaya din ako kapag nakita kitang masaya. Kasama yung taong pinili mo. Mr. Romantiko. Uy, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? May problema ka ba? Maris, may sasabihin ako sa'yo, eh. Pinapupunta ako ng mga magulang ko sa probinsya. Huh? May pinapaasikaso sa akin doon. Hindi ko raw pwedeng ipagpaliban. Ganun ba? Ano naman yung pinapaasikaso sa'yo doon? Marami. Basta may kinalaman sa usaping pamilya. Si tati kasi ang nagpapabalik sa akin doon. Hindi naman ako makatutol sa kanya kasi alam mo na. Okay, naiintindihan kita. Basta ha, pangako mo sa akin, nababalikan mo ako. Sa'yo, bakit ganyan ka? Parang malungkot. Ma. Oh, bakit parang iiyak ka? Dahil ba kay Noy? Tignan niyo po itong nakita ko sa Facebook. Okay na, patingin nga. Teka, si Noy ito ha? Sino itong kasama niyang babae? At parang may relasyon sila? Hindi na po babalik sa akin si Noy. Ano? Ma, ang sakit malaman. Pagkatapos ko siyang mahalin, ipagtataksilan niya ako. May relasyon na sila ng babaeng nasa picture noon pang isang buwan.
Niloko po ako ni Noy. Ganun ba? Eh, napakasama naman pala ng lalaking yan. Huwag kang umiyak, Maris. Kailangan mong maging matatag. Tao po. Maris, tao po. Teka, di ba si Hector yun? Hector, oo, sandali lang, ha? Nandiyan na. Ah, halika, tuloy ka, Hector. Salamat po, Aling Eta. Maris, mukhang kagagaling mo lang sa pag-iyak, ha? Umiiyak siya kasi... Siya ka ho pala, may dala akong pagkain para sa inyo. Ako, salamat, iho. Maris, ikaw, subukan mong gumiti kahit may problema ka. Basta tandaan mo lang, kung kailangan mo tulong ko, narito lang ako. Sabihin mo sa akin ang problema mo, baka makatulong ako. Si Noy, iwalay na kami ng boyfriend ko. Ha? Talaga? Pero bakit? Nadiskubre ko na kaya pala siya bumalik ng probinsya. Hindi para bisitahin ang mga magulang niya, kundi para makipagtanan dun sa kabit niya. Niloko lang niya ako, Hector. Hindi ko akalain na magagawa niya yan sa akin. Sama naman ang lalaki niya. Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang girlfriend niya. Naging tapat naman ako sa kanya. Tapos lulukuhin lang pala niya ako. Basta-basta lang niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Hector! Naintindihan kita. Masakit talaga ang lukuhin ng taong binahal at pinagkatiwalaan mo. Pero matatapos din yan. Kalimutan mo na si Noy. Isipin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa. Alam mo, marami naman siyang ibang lalaking pwedeng magmahal sa'yo eh. Kaya ikaw, huwag kang umiyak dyan. Mahirap mawala yung mahal mo. Nakakalungkot. Masakit. Nakakamiss. Bakit ganun? Pagkatapos ng saya, dadating din yung time na iiwan ka niya. Ang sama pa. Doon pa sa part na sobrang mahal mo na siya. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang umiiyak, Maris. Huwag mo nang saktan para sarili mo. Buksan mo ang mga mata mo at makikita mo. Mayroong ibang lalaki ang magmamahal sa'yo. At ako yon, Maris. Mr. Romantiko. Mukhang bumalik ulit ang sigla mo, ha? Sana, anak, palagi kang ganyan. Eh, teka. Sino ba talaga ang inspirasyon mo? Si Maris ba? Opo, ma. Siya nga po. Tanggap niyo ba siya para sa akin? Oo naman. Tanggap ko siya para sa'yo. Lalo na alam ko na ugali ni Maris. Malayo man siya sa katayuan natin, pero naniniwala ako mabuti siyang tao. At kung ano yung nagpapasaya sa'yo, eh di doon ako. Salamat, ma. Oh, eh anong ginagawa mo para mapasagot siya? Eto, puspusan pong ginagawa kong panliligaw sa kanya. Sana sagutin niya ako. Siguro, ako na ang pinakamasayang lalaki kapag nangyari yun. Basta makita lamang niya na malinis ang intensyon mo sa kanya, makukuha mo ang matamis niyang oo. Bakit niyo ako dinala dito sa resort sa itaas ng bundok? Anong meron, manang siling? Ay, basta. O, sige, ha? Ay, iwan na kita. Ay, sandali! Bumalik ka dito, manang siling! Maris! Hector?
Teka! Anong meron? Kaya kita ipinasundo kay Siling. Dahil magkakaroon tayo ng candlelight dinner doon sa itaas. Maganda rin ang tanawin doon. At talaga? Ang galing naman. Maris, marami tayong pinagdaan ng pagsubok na dalawa. Pero na-survive nating pareho yon. Marami din tayo naging realization sa buhay. At lahat yon naging instrumento para maging better tayo as a person. Hector. Nagpapasalamat ako sa Diyos at dumating ka sa buhay ko. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita natin, I can tell you na nasa atin ang happy ending. Sa totoo lang, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Ang alam ko lang nung una, galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo nung mga bata pa tayo. Pero hindi ko akalain na may plano pala si God para sa ating dalawa. God really works in mysterious ways, Maris. Matagal kitang hinintay. Matagal kong inasam na isang araw, marinig ko mula sa'yo ang mga salitang, oo, tayo na. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo yan. Oo, Hector, sinasagot na kita. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Talaga? Oh, yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! O nga pala, okay ba sa mama mo na maging tayo? Alam niya na ba? Huwag kang mag-alala. Botong-boto si mama. Actually, siya nga nagplano na dalhin kita dito sa resort. Well, ako naman ang nagluto na magiging dinner natin, ha? Talaga? Marunong ka magluto? Marunong ako magluto. At sigurado magugustuhan mo mga luto ko. May kapangpangan touch kaya yun. Na-excite na ako mag-dinner. Nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Wait. Oh. May bibigay pala ako sa'yo. Heto. Teka! Sing-sing? Ano to? Kisal na agad? Boyfriend-girlfriend ring. Wow! May ganito talaga? At tayo magpapausin yan. Malay mo, mauwi yan sa wedding ring. Ikaw talaga. Marami kang pandar. Pero gusto ko yan. Proud akong suotin itong sing-sing na to. Malay nga natin. Baka sa simbahan din ang tuloy natin. May isa pa akong surprise sa'yo. Ay! Diyos ko po! Victor! Mga sky lanterns ba yan? 50 pieces na sky lanterns. Wow! Sabay-sabay na pinalilipad sa langit. Para sa'yo. Oh. Ano, nagustuhan mo ba? Oo, mahal! Ang ganda nila pagmasdan! Nagliwanag ang madilim na langit! Ngayong gabi, pinakawalan at inakyat ko sa langit ang lahat ng masasakit na alaala na nangyari sa buhay natin. Simbolo din yung mga sky lanterns ng bagong liwanag at pag-asa sa ating dalawa. Maris, pangako ko sa'yo, pakamamahalin kita habang buhay. Ako rin, mahal. Salamat. At ako ang pinili mong mahalin. Mr. Romantiko. I can't remember when. Maraming salamat sa ipinadala mong kasaysayan. Bagamat sa una ay nagkaroon ng malungkot na bahagi, subalit sa bandang huli ay naging masaya ka naman. Sadyang mabait ang Diyos dahil nakatagpo ka ng isang lalaking magmamahal sa iyo, isang lalaking bukas palad. Kaya hangad namin na harinawang maging maligayang maligaya ka. Muli, salamat sa iyong ipinadalang kasaysayan. Ang mga nagsiganap, Rosana Villegas, nakasama si Vilma Borromeo, Susan Robles, Olive Madredeos, Lionel Benamin, Bobby Cruz,
Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga. Technician Eric Lucero at Bong Muyan. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon ni Phil Cruz. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahang abangan ang isa na namang magandang kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampok sa susunod nating pagtatanghal. Hanggang sa muli, ako po ang inyo, Mr. Romantiko.